tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Eh, saan ka ba nagpunta kagabi, ha? Nay, pwede ho ba? Kumakain yung tao, sinisir mo na nyo eh. Inaalam ko lang naman kung saan ka galing. Eh, napapadalas ng pag-uwi mo ng halos gabi-gabi, ah. At ano mang gagawin ko dito sa bahay, nay? Ikukulong nyo naman ako dito sa bahay. Ano bang ikukulong ang sinasabi mo? Eh, halos araw-araw kang umaalis ng bahay. Sa tono ng pananalita nyo kasi, nay, ayaw niyo akong makikipagbarkada. Eh, talagang ayoko dahil nag-aaral ka pa lang. Inay-graduate yung naho ako. Hayaan niyo naman akong makipagbanding sa mga kaibigan ko. Makikibanding sa mga kaibigan mo? Sa pamamagitan ng pakikipag-inuman? Ay, ganun ba? Abay, madalas ka nang gabi ng uwi. Amoy alak ka pa. Kailan ka pa natutong umiinom ng alak, ha? Kailan pa? Naibirthday ho ng kaibigan ko. Pinagbigyan ko lang siya. Eh, hindi porke birthday ng kaibigan mo, eh, makikipag-inuman ka na. Gusto ko lang naman kasi sumunyan yung birthday ng kaibigan ko na, eh. Ito. Ayoko na. Ayoko na umuwi dito sa bahay na ito. Wala na akong ibang naririnig sa inyo, kundi mga palinir mo ninyo, eh. Ayoko na! Kay mo ba, Insan, eh? Attracted sa akin ang kaibigan mong si Melvin? Oo naman, Insan. Kitang-kita ko sa mga mata ni Melvin. Attracted siya sa'yo. Paano mo naman nalaman? Sinay ba sa iyo na type niya ako? Alam mo, Insan, lalaki ako. Hindi na kailangang sabihin pa sa akin ni Melvin na gusto ka niya. Dahil na ramdam ko sa mga kilos at pananalita niya na gusto ka niya. Oh, sigurado ka, ha? Baka mamaya, eh. Lulukuhin lamang ako noon. Pwede ba namang ipapahamak kita? Eh, pinsan kita. At isa pa, kung lulukuhin ka niya, o di, goods lang kayong dalawa. Ang importante lang naman ay tumayong ama dyan sa batang dinadala mo. Kaya magtulungan tayong dalawa para makuha natin ang minimit natin. Ang pakasalan ka ni Melvin nang sa ganun ay may tumayong ama sa dinadala mo. Magandang hapon sa'yo. Ay, tanggapin mo tong pansit na niluto ko. Oh, tita. Nag-abala pa kayo. Anong okasyon? Birthday ho ba nyo? Ay, hindi. Nagluto lamang ako dahil gusto kong kumain ng pansit eh. E, dinamihan ko para may pangmeryenda ka. Ang tita talaga, oo. Lagi kong binubusog. Tataba ako nito eh. Ay, oo naman. E, ano naman kung tataba ka? Eh, mataba ka man o payat para sa akin, ay pinakamaganda ka. Ang tita, nagpapatawa. Eh, basta ba, papag-aralin mong mahalin ang anak ko eh. Kahit araw-araw pa kitang ipagluluto ng pansit. Ha? Eh, tita, ang anak nyo naman ho ang mahina eh. Ha? Anong sinabi mo? Ang ibig ko pong sabihin eh, maraming salamat dito sa dala ninyong pansit. Huwag po kayong mag-alala. At dadamyan ko rin ho ang lulutuin kong ulam mamayang hapunan para makapagbigay din po ako sa inyo. Hindi
ka ba pwedeng pumirmi dito sa bahay? Eh, Sabado ngayon. Walang pasok. Bakit ito mo, Inay? Hindi mo ba pwede akong manatili kung saan ako pipirmi? Pag wala akong pasok, Sisol? Halos araw-araw kang umalis. Ano ba naman yung pumirmi ka naman dito sa bahay nang may kasama ako? Ano bang gagawin ko dito sa bahay, Nay? Kakausapin kong mag-isang sarili ko, ganun ba? Eh, nasa kabilang bahay lang naman si Lorna eh. Eh, bakit hindi na lang siyang puntahan mo? At aabalahin niyo pa si Lorna eh. May sarili man po yung bahay. Anak, huwag naman laging barkada. Pumirmi ka naman dito sa bahay. Inay naman. Eh, mapapanis yung laway ko dito sa kusin yung mangyari. Masama po ba, Inay, na hanapin ko kung saan ako masaya? Matanda na ako, anak. Hanggat maari eh, gusto ko rin naririto ka lang lagi sa tabi ko. Masyado naman kayo madrama na eh. Ilang taon nang lagi kayong kasama ko dito. Di ba pwedeng sa iba ko naman hanapin yung kaligayahan ko? Pero anak, nag-aalala ako, baka mapariwara ka. Dahil sa madalas mong pagsama-sama sa mabarkada mo, hindi ka makakatapos ng pag-aaral mo. Hindi ba't paulit-ulit kong sinasabi sa'yo, magtapos ka muna ng pag-aaral. At saka pagtapos ka na ng pag-aaral mo, eh saka mo na gawin kung anong gusto mo. Inay, gusto ko lang maging masaya naman eh. Hindi ko naman sinasabing huwag kang magsaya eh. Ang akin lamang ay magtapos ka muna ng pag-aaral. Magtatapos na ako ng pag-aaral ko, Nay. Ano ba naman kayo? Mag-i-enjoy lang naman ako eh, kasama yung mga barkada ko. Tsaka mo pala, may dapat akong bayaran sa school. Ha? Da naman? Eh, kailan ka lang humingi sa akin ng pera? Sa meron akong babayaran nga, Inay. Anong magagawa ko? Sabihin mo lang kung wala kayong maibibigay sa akin. Madali naman akong kausap eh. Ha? Anong ibig mong sabihin? Eh di, hihinto na lang ako sa pag-aaral. Wala na kayong problemahin pa na babayaran. Hihinto na lang ako. Bakit ho ninyo binibigay itong ATM ninyo? Eh, kinailangan ko kasi ng 5,000 para kay Melvin. Sa katapusan, bibigay ko sa'yo. Pahiramin mo lamang ako ng 5,000. Eh, bakit nyo nga ho binibigay itong ATM ninyo sa akin? Eh, sabihin na natin, isasanglak muna itong ATM ko. Ayoko na kasing umutang sa 5-6 eh. Malakang interest. Ah, tita. Huwag na po ninyong isang layong ATM ninyo sa akin. Pahiramin ko na lamang kayo. Magkano po bang kailangan ninyo? Eh, 5,000 nga sana eh. Iwan ko ba sa lalaking yun? At fully paid na siya, pero sinasabing may babayaran pa raw. Wala pong problema. Sandali lamang po at kukunin ko ang pera sa kwarto ko. Napakabait talaga tong si Lorna. Kahit may kaya sa buhay eh, madaling pakisamahan. Eh, sana. Siya na labang magiging manmugang ko. Tita? Nariyan ka na pala. Hindi ko na malayan ang paglapit mo. Heto ho ang pera. Eh, naku, iha. Maraming salamat, ha. Nalibri ang interest. Kung sa iba ako umutang, huwag kang mag-alala. Ibabalik ko ito kaagad pagkatanggap ko ng sahod ko. Ano ho ba kayo, tita? Wala pong problema sa akin. Naiintindihan ko po kayo. Ito ang perang kailangan mo para sa sinasabi mong bayarin sa school.
5,000 yan. Oh, di ba sabi niyo, wala kayong pera? Sumahon na ba kayo, Nay? Ay, hindi pa ako sumasahod. Sa katapusan pa ang sahuran namin. Eh, saan nyo naman kinuha itong pera? Humiram ako kay Lorna. Pinangako ko sa kanya na ibabalik ko sa katapusan ng buwang ito. Oh, ito. Ibayad mo na ang perang yan, ha? Para wala ka ng problema sa school. Oo, Inay. Sinabi ko na darating ka sa araw na to eh. Oo naman pare. Eh, pwede mo lang hindi. Eh, kaarawan mo ngayon eh. Pare, happy birthday. Salamat pare ha. Eh, ngayon, pwede na tayong magsimula dahil kumpleto na ang barkada. Oo. Ano naman yung dala mo? Eh, bakos pare at malaking hipon. Pulunan natin. Talaga? Oo. Anip ka talaga pare ha. Pinabili mo ako ngayong kaarawan ko. Ah, salamat pare. Katunayan mong member ka na talaga ng grupong to. Happy birthday ulit pare ha. Oh, ano pang hihintay natin? Simulan na natin ang inuman! Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Ikaw lamang sa puso ko'y nag-isa ka lang. Wala na naman si Bilbe. Kung kailan nalalapit na ang graduation eh. Lalo akong kinakabahan. Papasok pa kaya ito sa school? Bayad nga ba sa eskwelahan? Ang perang binigay ko sa kanya. Biglang bumukas ang pintuan at biglang may kumalabo. Ano kaya yun? Teka ka, titignan ko. Ah, si Melvin! At nakahandusay sa may pintuan. Melvin, anak! Anong nangyari sa'yo? Melvin! Ay naku, Lorna, maraming salamat. At agad ka nagpunta dito sa bahay. Eh, nakita ko ngang nakahandusay sa may pintuan ang damuhong ito eh. Akala ko kung ano nang nangyari sa kanya, kaya ako nataranta. Nalasing lang pala. Parang alam ko na kung saan siya galing, tita. Eh saan? Sa barkada niya, tita. Kasi sinabi sa akin ng kaibigan ko na nakita siyang kainuman yung mga kabarkada niya. Ay, maghanda talaga sa akin ang lalaking ito. At talagang nakikipagbarkada na. Hindi ko palalampasin ang nangyaring ito. Ah, tita, saan po kayo pupunta? Ay, dyan ka lamang. Bantayan mo yung anak ko, ha? At mayroon lamang akong aayusin. Melvin, minsan, ilang buti lang hindi numiyembagsak kagad. Eh, hindi kasi umiinom si Melvin eh. Ito lang mga nakarang mga araw siya napasama sa amin, kaya wala talagang karanasan yun sa inuman. Bahay school lamang routine nun, kaya hindi sana siya inuman. Ay, hindi ko pala siya kung ganoon. Sabi ko naman sa'yo eh, matinong lalaki si Melvin, kaya siyang nararapat na maging tatay ng dinadala mo. Oh, si Madam Marcela pala. Bakit kaya? Ah, Madam, magandang hapon po. Gino,
Huwag mo akong matawag-tawag na madam. Ho? Eh, pwede ba? Kung wala kang magawang mabuti sa buhay mo, eh huwag mong idamay ang anak ko. Eh, madam, mawalang galang na po. Pero hindi po ako ang lumalapit sa anak ninyo. Kundi siya mismo ang lumalapit sa akin. Eh, magdahan-dahan kayo ng pananalita nyo. Baka makalimutan kong naging guro ko kayo. Hindi na ninyo ako binigyan ng kahihiyan. Pangalawang beses na ito ah. Eh ano bang ikinagagalit mo? Ano bang ikinagagalit ko? Nagmamaangmaangan pa kayo. Alam niyo ba kung anong resulta ng ginawa ninyo? Tinawag akong mamasboy ng mga kaibigan ko. Eh mas mabuti na siguro ang tawagin kanilang mamasboy kaysa mapariwara ka. Mas mabuti na yung mapariwara ako, inay. Kaysa tawagin akong mamasboy. Eh, hindi mo nalalaman ang sinasabi mo! Iniligay niyo ako sa kahihiya ni Nay. Hindi kayo ang nahihiya, kundi ako ang nahihiya sa mga ginawa ninyo! Wala akong ginawa para malagay ka sa kahihiyan. Pinagsabihan ko lamang mga kabarkada mo. Pero wala kayo sa posisyon para sinapagsabihan ni Nay. May mga magulang sila at nagtuturo sa kanila at hindi kayo! Hindi nga nila ako ina. Pero ina mo naman ako na magdadalamhati kung may masamang mangyari sa'yo. Tama, Nenay! Malaki na ako. Pabayaan niyo na ako. Anak, malaki ka na nga eh. Pero, gaano ka pa pakatanda? Mananatili kang baby sa akin. Dahil kapakanan mo ang nakasalalay dito. Gusto ko lamang mailayo ka sa Wala na akong ibang naririnig sa inyo, kundi ang katramahan ninyo sa buhay. Makaalis na nga! Belven! Belven! Melvin! Hi! Oh, hi! Mabuti naman at naligaw ka. Nakabitib ko yata sa tayo ng nanay mo at naligaw ka, ha? Nakausap ko ang barkada at muli akong humingi ng paumanhin sa kanila sa inasal ng nanay ko. Pasensya na. Believe din ako sa lakas ng loob ng nanay mo, no? Sinugod kaming lahat dito. Teka, naligaw ka. Hindi ako naligaw. Talagang ikaw ang sadya ko. Oh, talaga? Oo. Oh, unang tingin ko pa lamang sa'yo eh. Crush na kita. Uh-huh. Kaya pala. Flowers for you. Oh, thank you, Melvin. Dito lang po tayo mag-usap sa sulok na ito, ng bahay na ito. Baka gusto mong lumabas tayo. Gusto mong bang sumama sa akin? Saan? May gusto kong bilhin sa mall. Baka gusto mo akong samahan. Yun lang pala eh. Tara na! Kayang bibilihin kung uulamin namin. Pihikan pa man din si Melvin. Marcella, classmate! Ikaw ba yan, Marcella? Hindi mo ba po maalala? Teka. Oh. Gerardo? Oh. Classmate? Atala ko, tuluyan mo na akong nakalimutan. Oh, bumusta ka na. Ay, hindi ah. Eh, bakit ko naman makakalimutan ang laging nambubuli sa akin doon? Eh, kumusta ka na ba? Ang laki ng ipinagbago mo ah.
di kita kaagad nakilala. Ay, kaya lamang kita nakilala eh, dahil dyan sa nunal mo sa labi. Kumusta ka na? Balita ko, teacher ka na raw ngayon. Ay, oo. Sa awa ng pong may kapali, natupad din ang pangarap kong maging guro. Eh, ikaw, natupad din ba ang pangarap mong maging engineer? Ay, hindi. Pero nagtuturo ako ng mathematics sa isang kolehiyo. Diyan lang sa University of Santa Ignacia. University of Santa Ignacia? Ay, nako. Diyan nag-aaral ang anak ko, ah. Oh, talaga? Ay, nako. Baka estudyante ko na ang anak mo. Eh, hindi ko pa alam. Eh, baka nga. Saan hahantong ang pagkikitang ito ng dalawang dating magkaklase? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madikdang, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang naalaala nating di malilimutan ay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating